Ayan o. Yun. Kapag hininaan ko to, ayun. Nagahina din yung generator. Kapag binubuhay naman, lumalakas yung generator. Ngayon guys, ang i-review man natin ay itong gasoline generator ng Alientech. Kasi sa nakaraan ko napanood yung video natin ng review nito, ito is pumalpak. Ito kasi talaga ang power niya is 950 watts. Pero in reality, nasa 400 watts pa lang namamatay na itong generator. So hindi niya kinakaya. Tapos yung kanyang power is tumataas, bumababa. Kahit lagay mo ng external AVR, ganun pa rin talaga. So ito ngayon, try natin tong isang generator na to. Mas malaki at mas malaki yung power. Ang maganda kasi nito, 4-stroke na yung kanyang makina. Hindi natin kailangan lagyan pa ng tuti. Ito, marami pang buting tingin yung tatatrabahuhin. So ito yung laman ng box. Alientech. Medyo malaki to. 1800X. Sa box, ito yung kanyang kasama. Generator mismo. Tapos, manual. And then, yung mga extra accessories pa, pangbukas ng spark plug and socket. So, ayun lang. So, ito yung nasa harapan nitong generator. Meron siyang power button dito sa engine. Tapos, voltmeter. Tapos, yung socket, ground. Tapos, yung sa kanyang circuit breaker sa loob. Tapos, dito sa ilalim, ito, lagay ng langis. And then, dito sa gilid, narito yung tambutso natin, yung silencer. Tapos, dito naman sa kabila. Ito naman, ito yung kanyang carburetor. Tapos sa gilid pa, ito, narito yung kanyang air filter. Tapos ito yung choke. At ito yung ating higitan sa buhayan. Ayan. Tapos ito yung sa fuel, patayan at buhayan. Kapag nakaganito, siya is buhay. Pag ginanyan natin, patay yung fuel. So ganyan kapag buhay. Meron man siyang nakalagay dito kung paano yung buhay at patay. So nakalagay na rin yung choke dito. Dito naman sa taas, ito yung ating tangke. Ito yung ating lalagay ng gasoline. Ayan, meron na rin siyang kasamang filter. So sabi sa manual, ito ay nasa 6 liter yung capacity. Ayan. Tapos may na rin siyang fuel gauge para makita natin kung marami pang laman. And nakalagay dito na 93 decibel yung kanyang lakas ng ingay, yung sound para hindi siya gaanong kakarinde. So ayan. Dito naman siya nilalagay ng langis here. Ito, meron siyang sukatan dito. May nakalagay naman dito ang H at low. Siguro yung L ay low, yung H naman is high. So tingnan natin kung ilan yung kanyang langis, kung marami pang laman. Ayan o, so wala. Meron siyang langis doon sa kaloob-looban, kaso kukunti. So dadagdagan ko siya ng langis. Yung binili kong langis dito is Shell Advanced Motorcycle or Oil 40. 4-stroke din siya. Pero ang gagawin ko ay i-drain ko na muna. Siguro nasa 750 mg ang ano nito, ang kayang ilaman. Ito ay 1 liter. So marami yung sosobra dito, for sure. So gagamitin ko yung itong kanyang pansarado, itong sarahan. Ganyan. And ayun. So nandito siya sa kalahati. So enough na to. Sasarahan ko na. Malapit na siya mag-high. So enough na yon. So ito ay sobra pa yung 1 liter. So nasa 700 ml nga lang siguro laman nito. For HP, 4 horsepower. And then ngayon, ilalagyan ko na siya naman ng gasolina. So, base dito sa kanyang manual, nabasa ko, nasa 6 na litro yung kanyang capacity. So, lalagyan natin siya ngayon. Itong binili kong gasolina ngayon ay 3 litro. So, tingnan natin kung ilang oras nito tatagal. Eto, wala rin pala akong nagamit na imbudo. Kaya, medyo mamanumanuhin ko to. Mahirap maglagay. So, let's see. Eto. Yan, dami mong tapon. 3 litro pala ilagay ko, pero yung capacity 6 na litro. Ang hirap ko lang ibudo, dahil tapon. And ito, sasagad ko na. And ayun. Halos, ano na siya, malapit ng mapuno. Ayan o, kita nyo ba? Ayan yung gasoline. At ito, nasa kalahati na yung nasa ano, nakalagay sa kanyang gauge. Ayan o, kalahati. So, aning, sakto nga, 6 na litro yung kanyang capacity. And now, try ko naman siyang buhayin. Bubuhayin ko lang. So, nakalagay naman dito yung kanyang sa gas tank ay buhay na. So, gagawin ko na lang ay bubuhayin ko to. Power on. Tapos yung choke dito kasi unang buhay. Tingnan natin kung mabilis buhayin. Ayun. Ayun. Ayos. Ayun o. Okay. And patay. Ayun. So ayun guys, ang dali niyang buhayin, isang hila lang. So ulitin natin. So ayan, tingnan nyo din eh. Eto. So buhayin ko yung machine. Tapos yung choke.
gayaan natin. Tapos isang hila. Ayun. Tapos ibalot. Ayun. Ayan o. Ayan. Okay. Yung voltage niya dito okay din, nag-stable siya sa 220 dito. Hindi siya yung katulad nung isa na yung kulay dilaw na gumaganon ganun yung voltage. Kahit unang buhas o kahit unang buhay, ano dito. Tsaka maganda siya, maaluan siyang buhay, yung isang hila lang. So ngayon, kakabitan ko naman siya ng extension para matry na natin. Yun nga lang ito, kailangan pa natin itong lagyan ng wire. Kasi dito siya nakakabit, nasaksakan. So, lalagyan ko naman siya ngayon ng wire. So ito yung extension kong gagamitin. Medyo maliit lang to. 10 ampere lang, pero limited lang naman yung appliances na ilagay ko ngayon, kaya ito muna yung gagamitin ko. Ayan. So, bubuksan ko to. Ayan. Usually, yung mga ganitong generator, mayroong sarili talagang socket na kasama. Katulad ng kulay dalaw, mayroon na rin sila. Kaya, ito yung ipagkakabitan ko. Kaya, dapat kung gagamit kayo ng ganito, yung malaking wire na, malaking extension na yung gamitin nyo. Para kahit umabot ng 1000 watts mahigit, ay kayang-kaya. So, ikakabit na natin itong wires. So, bale, dalawa lang naman siya. Yung isa kasi dito ay ground. Ito. Ito. So, ang kakabitan ko lang dito ay itong dalawa na to. So, dito lang siya. Ayan. Kita nyo ba? Ayan, ganyan. Tapos, ito. Ibabalik ko dito. Isusuot lang. Din eh. Ayan. Sakto din dapat. Tapos, yung butas niya dito sa mga tornilyohan, isakto din natin para may suot yung tornilyo after. Ito ngayon. Okay na. Naikabit ko na itong sa socket natin extension. So, isasaksak ko na siya din eh. Ayan. Tapos, paandarin natin siya at i-test natin yung kanyang output voltage sa multimeter. Yung digital naman. Dito kasi ay ano, analog. So, mahirap siyang tingnan. Hindi natin mismo makita yung output pa voltage talaga na digital. So, ito, bubuhayin natin. Here ay buhayin tong machine. Tapos, try natin wag nang i-choke kung kagana. So, hindi. Try natin i-choke. Tapos, higitin. Tapos ibalik. Ano? 240. Ayun. So ayun, base dito sa meter, yung kanyang voltage is nasa 230 to 240 volts. Up and down. So mas stable naman siya kumpara dun sa nakaraan, sa nakaninang kulay dilaw na yon. So ayan. So yung kanya namang ano dito, usok ay hindi pa gaanong malakas. So ngayon, mag-try natin magsaksak ng mga device, mag-charge na tayo and testingin natin yung kanyang 200, yung kanyang 3 liter na gasolina kung ilang oras tatagal. So ngayon is alas 10:40 ng umaga. So ito yung gagamitin natin. I-charge natin itong mga tatlong power station na to. So bubuhayin ko muna, are. Ayun. Hindi na pala kailangan i-choke. Kahit hindi na i-choke, gumagana na. So wait lang natin maya-maya ng konti. Saka ako sasaksakan itong mga power station. And yung tunog naman ng power station, mas ano siya, mas tahimik kumpara dun sa kulay dilaw. Hindi siya masakit sa tainga na nag-alagapakan ng tunog. Ito, buo yung tunog niya. Kaya hindi gaano masakit sa tainga. So ayan, nag-charge na siya. Tapos, ito namang isa. Oops. Etong Koi power station. So yan, nagcha-charge na rin. And then ito pang isang kulay puti. I-charge ko na rin to. So tingnan natin ngayon kung mga ilang oras tatagal yung 3 litrong gasolina. Yan. Tapos din eh. So yan, nagcha-charge na rin. And yan. So, nagcha-charge na silang tatlo. Tingnan natin yung kanilang voltage dito. Kung nagbago. 222 volts. Hanggang 227. So, yon. Maximum of 230 volts. Wala kayo alas makita ang usok dyan. Ano? Malinis naman. Yan. And then, i-charge ko na rin nga pala itong aming solar fan dito. Kasi makulimlim ngayon. Yan. Charge na rin natin sa dini. So, eto, nag-charge na. Yan. Hintayin natin sila mamayang lahat, apat.
mga ilang oras tatagal yung generator. Chinarge ko na rin nga pala dito yung Bluete Power Station. Ayan ngayon, nag-charge siya ngayon ng 105 watts. Ayan, 103. Nakaano lang siya ngayon, saka silent charging lang. So ayan, bale, Bluete, Thunderbox, dalawang koy at isang solar fan. Bali, 1, 2, 3, 4, 5. Limang appliances yung chinacharge ko ngayon dito sa generator na to. Test naman natin yung frequency nitong generator. Ayun, nasa 60 Hz. Kita nyo ba? Ayan o. Nasa 60 Hz yung kanyang frequency. Kapag may mga nakasaksak na appliances, that's why gumagana yung Bluete Power Station. So, eto guys ngayon, papatayin ko na. Ayan, tumahimik na rin. So, pinatay ko na kasi mauubos na yung gasoline. Ang oras ngayon is 12:57 na. So, bali, naka ano siya, dalawang oras mahigit. Kulang-kulang 3 hours na rin. So, eto yung gasoline. Ayan, oh. Nasa babang-baba na talaga siya. So, paubos na siya. Tingnan natin din eh. Kung may laman pa. Yun, meron pa. Madami pa. Marami pa palang laman. So, kaya nito ang 3 hours mahigit pa. Marami pa siyang laman. So, 3 hours kayang-kaya. Sa loob ng 3 hours na yun, nakapag-charge ako nitong Bluete Power Station, itong Thunderbox, itong U-Bow, ayan. Tapos, itong dalawang koy, tapos itong dalawang electric fan na solar fan, ayan. Kasi na-full charge na yung iba eh. So, para continuous yung power consumption nilang lahat, para dire-diretso yung kain dun sa generators, ay sinunod-sunod ko silang i-charge. Sa bali, all in all, yung continuous power kanina sa ating generator ay nasa 300 watts. Bali, lahat na to yun. 300 watts sa loob ng 2 hours mahigit. Tapos, yung gasoline naman ng generator ay nasa 2 liters din mahigit yung na-consume kasi meron pang tira eh. 3 liters kasi yung laman nun. So, bali, para siyang 1 liter per hour. Yun yung cost dun sa ating gasoline sa generator. And now, subukan naman natin itong generator na to gamit itong 1,500 watts na washer. So, let's try kung kakayanin niya. Ito kasing generator ay sa 1,800. So, let's try if kakayanin ng generator. So, bubuhayin ko muna. And, try kung hindi na i-choke kung gagana na. And, sige. So, ayun. Hindi gumana. Choke natin. Gumana na. And, isaksak na natin sa pressure. And then, bubuhayin ko dito. Uy! Gumana! Gumagana! Humihigo pala siya ng tubig. Uy! Kaya ang lakas! Uy! Ang lakas pala nito, oh! Gagi! Ayan! Malakas nga pala tong predator na to. Kinaya ng generator. Ayan. Ayan oh. Yun. Kapag hininaan ko to, ayun. Nagahina din yung generator. Kapag binubuhay naman, lumalakas yung generator. So game, try na natin na matagal. Ito, ganito sa kalakas. Oh. Ayun na yung tapos ko ng itest itong Alien Tech generator na to. And talagang mas malakas naman siya. Sa tunog naman, mas okay to. Mas good yung tunog niya. Mas buo at hindi masakat sa tenga. Ito kasing isa is lagapakan yung tunog. Ito, pakinggan natin yung tunog nito. So, bubuhayin ko muna. Ito kasi is namamatay kahit hindi mo saksakan ng mas malakas na ano power. Bigla-bigla na lang na mamatay. Kaya hindi rin okay itong isa na to. So, ayan. And, hilahin ko lang. Choke. Ayan. Kita nyo, ang usok pa lang. Pag binuhay nyo, ang lakas ng usok niya. Tapos, para siyang inuubo. Ayan. Tapos yung voltage niya dito ay below 200 volts. Ayan, masyadong mahina yung kanyang voltahe. So, hindi ito okay.
mas less din yung usok nito kasi ito is naka 4 stroke na, ito naman is 2 stroke. Nilalagyan pa siya ng langis dito kaya naman talaga yung usok niya grabe. Isang oras mo pa lang siya nagagamit yung harapan namin para ng alapaap sa sobrang kapal ng usok. Ito naman ay ano, mas okay siya, mas clean, hindi siya katulad nito. Yun nga lang, medyo mababa ito kasi ito yung version nila ng 1,800 watts lang. Mayroon pa dong yung mas malaki na sa 3,000 watts kasi syempre mas mahal yon. So kung gusto nyo bumili, ilalagay ko na lamang yung mga links nila sa ating description below at sa ating comment section. So pasado naman to, goods naman.